It's now time for Brigada Love Stories, your true-to-life stories of love on Brigada Love Lines with John Erickson. Hello and welcome to Brigada Love Stories. This is a special segment of Brigada Love Lines where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now, here is our featured love story for today. Dear John, just call me Princess. I am from Caloocan City, and I'd like to share my love story to your listeners. Derek and I are childhood friends. We grew up together. I remember every Sunday we have a small gathering kung saan nagbabanding ang family namin ni Derek. Madalas ay sa bahay namin ginagawa at paminsan-minsan naman ay sa kanila. Best friend ng mami ko ang mami ni Derek. Kaya naman talagang malapit kami sa family nila at kami rin ni Derek. I also remember palagi kaming magkalaro ni Derek kahit na 3 years ang agwat niya sa akin at magkasing edad lamang sila ni Kuya Paulo. We go to the same school noong nasa elementary pa lamang ako. Pero pagdating ng high school, magkaiba na kami ng school na pinapasukan. And from there, we grew up apart. Hindi na kami masyadong nag-uusap at parang nag-iba na siya ng pakikitungo sa akin. Naging suplado at mayabang na siya. Siguro ay dahil na rin sa environment nila sa school. Hanggang sa mag-college siya sa Manila, ay hindi na talaga kami nagkita. But we still have this small get-together every Sunday with our families. Of course, without Derek. Naging busy siya at ganoon din ako. Madalas sa kwento na lang ng mami niya ako nagkakaroon ng balita kung anong nangyayari kay Derek. Hindi na rin siya nakaka-uwi dito dahil sa dami ng kanyang ginagawa. At kapag bakasyon naman, usually ay nag-out of town sila ng kanyang family. It was a Friday afternoon. Galing ako ng school at nadatnan ko sa bahay si Tita Estela, ang mami ni Derek, at ang mami ko na nagkukwentuhan sa kitchen. Nagmano ako. And when I was about to go to my room, lumabas si Derek galing ng dirty kitchen, dala ang spaghetti. Nagulat ako at biglang namula nang makita ko siya na nakakunot noo. Buti na lang, hindi napansin ni Mami dahil busy sila sa kwentuhan. At pagtingin ko kay Derek, ayun, at ngumisi siya na parabang nakakaloko. Inirapan ko siya at sabay talikod papuntang kwarto. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko ng mga sandaling yon. Masaya ako dahil nakita ko siya ulit. At kahit nangiting nangaasar, ang gwapo niya pa rin tingnan. Lalo na kapag lumalabas ang dalawa niyang dimples. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari sa akin ng mga sandaling yon. Nang mga sumunod na araw, ay para na kaming may world war. Lagi niya akong inaasar. Naiinis ako dahil ang yabang niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya sa Maynila at naging magaspang ang pag-uugali niya. Napaka-presko niya. Dahil yata alam niyang gwapo siya at pinagtitinginan ng mga babae sa amin. Lumayo ang loob ko sa kanya dyan. Para kaming mga bata na sa konting bagay lang ay nag-aangilan. Hindi ko alam kung paano nagsimula pero alam ko na lagi niya akong inaasar. Naging routine na yata niya na inisin ako. Parang hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi niya ako iniinis. Hanggang sa magkatrabaho na siya dyan. At ako naman ay malapit na gumraduate pero ganoon pa rin ang ugali niya. Minsan, hindi niya ako kikibuin.
pero okay lang naman sa akin yon. One day, when I was on my way home from school, nakasabay ko ang isa kong classmate na si Eric. Sakto namang dumadaan ang sasakyan ni Derek. Agad siyang huminto at sinabihan akong sumabay na sa kanya. Nang tumanggi ako dyan, biglang tumaas ang kanyang boses at sinabing, "Sakay na." Yon ang narinig ko sa kanya. Sa hindi ko malamang dahilan dyan, agad ako nagpaalam kay Eric at sumakay na lamang sa kotse. At nang nasa sasakyan na kami ni Derek, wala kaming kibuan. Hanggang sa malapit na kami sa bahay namin, nang bigla siyang nagtanong kung boyfriend ko daw ba si Eric. Isang masupladang pakimo ang isinagot ko sa kanya dyan. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ako pero parang nakita ko si Derek na nag-iba ang itsura nang sabihin ko yon. At nang lumingon naman siya sa gawi ko ay agad kong inilipat ang aking tingin sa labas ng bintana. At naramdaman ko na namumula ako. Days have passed at hindi na niya ako masyadong inaasar. Naninibago ako dyan. Mas madalas na kasi ngayon ang hindi niya pagpansin at pagsusuplado sa akin. Pero gaon pa man, ay asar pa rin ako sa kanya dyan. Mr. Antipatico. Dumating sa bahay namin ang best friend kong si Dina. Nagkukwentuhan kami sa sala nang biglang dumating si Derek na may dalang pichi-pichi. Gawa daw yon ng kanyang mami. Pero hindi man lang kami nilingon at umalis na kagad. Diyan, nalungkot ako at nagtanong sa sarili ko kung bakit ko nararamdaman ang bagay na yon. Nagulat ako nang pag-alis ni Derek ay biglang tumili si Dina at kilig na kilig. Tinanong niya kung sino daw ang gwapong yon. Siyempre, ang sagot ko ay siya, si Derek, ang kontrabida ng buhay ko. Mula noon ay naging madalas na ang pagpunta ni Dina sa bahay namin. Nakikipagkwentuhan siya at minsan ay tumatambay lang. Nang hindi ako mapalagay ay tinanong ko siya kung bakit lagi siyang nandito. Umamin siya na gusto raw niyang makita si Derek. Sinabi ko sa kanya na anong nakita niya sa mokong na yon, ang sama naman ng ugali noon. Parang lampas-lampasan lang sa tenga ang mga sinabi ko sa kanya. Dahil para siyang lumulutang sa ere habang nag-i-imagine na magkasama sila ni Derek. Hinayaan ko lang siya sa ganoong estado dahil alam kong mawawala rin lahat ng kilig niya pag nakita na niya ang totoong ugali ni Derek. Parang naging kasama na sa routine ko ang pagtambay ni Dina sa bahay namin. Pati na rin ang parang pag-i-stalk niya kay Derek. Kinahayaan ko na lamang siya dyan dahil alam kong hindi iyon magtatagal. One day, I saw Derek and Dina walking together. Nagtaka ako kung bakit parang ang dali nilang naging close, samantalang kami ni Derek ay hindi naman. Naisip ko rin na noong mga bata pa kami ay talagang sobrang close kami ni Derek. Pero hindi ko alam kung anong nangyari at parang
nag-iba ang lahat. I don't know John, but deep inside me, I felt envy and agitated. Maybe because of the thought na hindi nice sa akin si Derek. At sa sandaling panahon ay nakuha na rin ni Dina ang loob niya. John, dumating ako sa point na umiyak ako nang makita kong hinalikan ni Dina si Derek sa cheek. Feeling ko para akong bata na inagawan ng candy. Nagtataka ako kung bakit nararamdaman ko ang ganito. Wala naman kaming ugnaya ni Derek. Nasanay na ako na kahit nag-aasaran kami, at least may connection pa rin at pwede kami muling maging magkaibigan. Pero ngayon ay parang malabo na. Assume na sila na ni Dina dahil madalas ko silang makitang magkasama. And me, I was left alone at parang lumayo na rin ang loob sa akin ni Dina sa hindi ko malamang dahilan. I continued my life as it is, leaving them alone. Hindi na rin masyadong pumupunta si Derek sa bahay. Masyado siyang naging abala sa mga bagay na hindi ko alam. I assume na dahil din kay Dina, kaya ganoon. The day came that is my graduation day. We had a small gathering. At syempre, nandoon ang family ni Derek. I was looking for him, pero wala siya. Sabi ng mami niya ay marami daw itong trabaho sa opisina at try daw niya na makahabol. But John, natapos ang gabi at walang Derek na dumating. I was disappointed at sobra akong nasaktan dyan. Graduation ko pa naman. And I asked myself, why am I feeling this way? I think it's because I love him. I was caught off guard and fell in love with a guy who feels nothing to me. I was also thinking na kung mamalasin nga naman, first time kong ma-in love. At first time ko rin mabigo. But I guess that is life. That's what it takes in falling in love. And you'll never appreciate the love more if you don't get hurt. Dahil ang hapdi ang magiging sandata mo para ikaw ay maging matatag. A day after my graduation, ginising ako ng mami ko. Tangan niya sa kamay ang isang bouquet of flowers
at isang maliit na gift. Iniwan lang ni Mami sa bed ang mga ito at umalis na. Agad kong tiningnan ang card at binasa ko ang nakasulat dito. Salitang Koreano, hindi ko maintindihan. Nahagip ng mata ko ang pangalan sa ibaba. Galing kay Derek. Naisip ko na siraulo talaga itong si Derek. Bumalik na naman ang pang-aasar. Dali-dali kong binuksan ang gift galing sa kanya. At nabigla ako dahil ang laman pala nito ay isang rubber na palaka. Sobrang inis ko talaga sa kanya that time, John. I know na mga sandaling yon ay tawa ng tawa si Derek. Bumaba kaagad ako para puntahan si Derek. Sakto naman nasa bungad pa lang ako na hagdanan nang marinig ko ang tinig niya. Kaya't agad akong bumaba. Pagkababa ko ay isang ngisi ang sinalubong niya sa akin. At sa sobrang asar ay lumapit ako sa kanya with a sweet smile, sabay tapak ng malakas sa kanyang paa. Agad akong tumakbo pabalik ng kwarto dyan. Then I heard my mom na nag-apologize kay Derek. At ako naman ay nagngingit-ngit pa rin sa sobrang inis sa kanya. I didn't know na yun na pala ang huling araw na makikita ko si Derek. Dahil kinabukasan ay lumipad na siya papuntang Korea dahil ipinadala daw siya ng kanilang kumpanya doon. Nalungkot ako dyan. And at the back of my mind, though I tried to deny it, I missed him so much. Na in love na talaga ako sa kanya dyan. At alam kong wala naman akong magagawa dahil alam ko rin na wala ring patutunguhan ang kung anuman itong nararamdaman ko para sa kanya. If I'm not in love with you, what is this I'm going through tonight? And if my heart is lying, then what should I believe in? Why do I go crazy every time I think about you, baby? Why else do I want you like I do? If I'm not in love with you, oh. And if I don't need your touch, why do I miss you so much tonight? If it's just infatuation, then why is my heart aching to hold you forever? Give a part of me I thought I'd never give again to someone I couldn't lose. If I'm not in love with you, John, lalo lang akong nalungkot nang makita ko na ang mga ibinigay sa akin ni Derek ay maayos na nakasinop. Yung card na nakadikit sa flowers ay idinikit sa box na lalagyan ng palaka. At ganoon din nakasinop ng maayos ang palaka sa loob ng box. At wala namang ibang gagawa nun kundi si Mami lang. John, mabilis na lumipas ang 5 taon hanggang sa makapagtrabaho ako bilang isang teller sa bangko. Wala na akong masyadong balita kay Derek noon kahit laging nandoon ang Mami niya sa bahay namin. Maaaring napapag-usapan din nila si Derek pag wala ako sa bahay. I really don't know. Within 5 years, John, hindi ako nakipag-boyfriend. Hindi naman sa ayoko kundi wala pa talaga akong time at wala akong nararamdamang sparks sa aking sarili. Hindi katulad sa amin ni Derek noon.
para akong nagja-jogging sa bilis ng tibok ng aking puso. I never heard anything about Derek. At ganoon din kay Dina. Hindi na rin kasi nagpupunta si Dina sa bahay. And since Dina and Derek got to know each other, parang umiwas na rin sa akin ang best friend ko. And I understand that, John. Mabuti na yon dahil natatakot ako na ipagkanulupa ako ng galaw at salita ko. Few weeks before Christmas, galing ako sa pag-grocery nang mapansin ko ang kotse nila Tita Estela sa tapat ng aming bahay. Inisip ko na lang na baka nainip na naman siya sa bahay nila at naisipan na namang tumambay sa amin. Nang pagbukas ko ng pinto ay may nakita akong lalaking nakatalikod na parang ang bango-bango. Inisip ko na kaibigan siya ni Kuya Paulo. Pero nang humarap siya dyan, si Derek pala ito. Siya ang dumating galing ng Korea. Nashock ako dyan. My jaw dropped as I was looking at him. Unti-unti siyang lumapit at isinara ang bibig ko. Sabay sabing, "Close your mouth, baka may pumasok na crocodile dyan." Namula ako dyan at gusto ko sana siyang sapakin. Pero lumabas na si Mami at Tita Estela galing sa kitchen. Umakyat na ako ng kwarto. Naiinis pa rin ako sa kanya dyan. Hindi pa rin siya nagbago. But at the same time, hindi ko mapigilan ang ngiti sa labi ko dahil dumating na siya. At ang cute pa niya. I woke up the next day with my phone ringing. Si Derek ang tumatawag. Gusto daw niya akong isama sa birthday ng kanyang friend. At first, nagtaka ako at nagdalawang isip kung sasama ba ako sa kanya dahil hindi na nga kami ganoon ka-close. Pero nang araw na yon, while having our Sunday gathering during our lunch, sinabi ng mami ni Derek na kung pwede ko raw ba siyang samahan sa party. At dahil ang mami na niya ang nagsabi, wala akong nagawa kundi ang umoo. And that night came, sinundo niya ako sa bahay. At habang nasa kotse ay tinanong niya ako kung may boyfriend na raw ba ako. Sabi ko ay wala. Tinanong niya kung bakit. Sinabi ko sa kanya na naliligaw pa ang Prince Charming ko. Pagkatapos noon ay tumawa siya ng malakas at parang gusto ko siyang sipain palabas ng sasakyan. Pero nagtimpi pa rin ako dyan. Nang pagtingin ko sa kanya ay nagsalubong ang tingin namin at nakita ko na namula siya. Sabay sabing, parang di daw uso ang makeup sa akin. Tinarayan ko siya dyan. Sabay sabing hindi niya ako girlfriend para umasta siya sa akin ng ganoon. Pagkatapos ay tumahimik siya. At hanggang sa makarating kami sa pupuntahan namin ay hindi kami nagkikibuan. Nagulat ako dahil hindi bahay ang pinuntahan namin, kundi isang fine dining resto. Tinanong ko siya kung bakit niya ako dinala doon at nasaan yung my birthday. Then, he just stared at me with admiration. Hindi ko alam dyan kung namamalikmata lang ako, pero lumakas ang tibok ng puso ko. And on the table, food was set for two people. Walang masyadong kumakain. Pero parang clouded ang pakiramdam ko dahil alam ko hindi ito usual. Nakakapanibago at nakapagtataka. Kaya lalong bumilis ang tibok ng aking puso dyan. I was stunned nang tumayo siya at kumanta ng Cannonball ni Damien Rice. Feeling ko ay nalaglag ang puso ko. At parang lahat ng nasa paligid ko ay nagkakulay. Ano bang ginagawa ng mokong na ito?
Isa na naman kaya ito sa mga panginis niya sa akin? Yan ang pumasok sa isipan ko sa kabila ng nakaka-overwhelm na sandaling yon, John. There's still a little bit of your taste in my mouth. Still a little bit of you laced with my doubt. It's still a little hard to say what's going on. There's still a little bit of your ghost, your witness. There's still a little bit of your face I haven't kissed. You step a little closer each day that I can't say what's going on. Stones taught me to fly. Love, it taught me to lie. Life, it taught me to die. So it's not hard to fall when you flow like a cannonball. Pagkatapos niyang kumanta, John, ay bumalik siya sa table namin. Agad ko siyang tinarayan, telling him kung ano na namang kalokohan ang naisip niya. Then, I asked him to please spare me. Tinitigan lang niya ako, John. At para bang nilagyan ng plaster ang bibig ko, John, dahil wala akong nasabi. I was stuck by his stare. Lalo pa akong natameme nang sinabi niyang, I've waited for so long. And I can't wait for another year without you. Then he said the word, I love you. And that was it. Parang may cannonball na sumabog right in front of me, John. I said to myself na, totoo ba ito? Is this really happening? Yan ang tumatakbo sa utak ko, John. Hinawakan niya ang kamay ko. And he said that he knew na binigla niya ako. He also said na lahat ng pang-aasar niya sa akin before was just the front act para mapagtakpan ang nararamdaman niya sa akin. Hindi daw niya kayang magtapat sa akin dahil nahihiya pa siya at wala siyang lakas ng loob. And one more thing, bata pa ako noon at natatakot din siya na baka makahanap ako ng iba. And also, para rin makasiguro sa totoong nararamdaman niya sa akin. He said na pumayag siyang ma-assign sa Korea to give us time. He knew na may nararamdaman ako sa kanya and he wants to make sure of that. Dinanong ko rin yung tungkol sa kanila ni Dina at sinabi niyang magkaibigan lang sila at alam ni Dina na ako ang mahal niya. Kaya pala umiwas na sa akin noon si Dina, John. Yun pala ang dahilan. Pagkatapos noon ay wala na akong nasabi, John. Dahil alam ko sa puso ko na ito na yung time na pinakahihintay ko. Kahit pa ilang beses kong i-deny na wala, ay kusa itong umuusbong. He also said that he will court me. Then, we went home with a new chapter in our lives. But this time, ay ibang level na. Naalala ko yung binigay niyang card 5 years ago. Hinalungkat ko ang drawer ko at luckily, na-preserve ko pa rin siya. Binasa ko ulit and it says, To Princess. At ang mga sumunod na phrases ay Korean na. At sa huli, ang pangalan niya, Derek. Dali-dali kong kinuha ang laptop ko at nag-search ng kaparehong icon katulad ng nakasulat. Only to find out na dati na pala niya akong mahal. Hinanap ko din yung rubber frog na ibinigay niya noon.
It was like a jeweler box. At nandoon yung bracelet with my name on it. Naiyak ako dyan. Hindi ko alam na noon pa pala ay inaalagaan na ako ni Derek sa puso niya. Agad ko siyang tinawagan to say thank you. John, tinupad niya ang promise niyang liligawan niya ako. And both families were happy knowing that we're together finally. Alam na pala nila ang plano ni Derek. At wala naman silang tutol dahil mabait naman itong si Derek. I was so happy, John, knowing that all this time, kami pala ang magkakatuluyan ni Derek. Now, we are planning to get married. And by November this year, magpapakasal na kami. And that's our love story, John. Hope it gave your listeners an inspiration. Thank you very much for reading my letter. More power to your show, and God bless. Sincerely yours, Princess of Caloocan. Days and nights are passing by, and I just couldn't get you off my mind all this time. I have known you all my life. I always knew you'd always be a friend to me. You're there all this time. You were always there for me. You opened up my eyes. Now I can see that the one I've been looking for was here. Right from the start, all this time I've been searching for a love that can make a break. All this time.